Sunshine Media Network International has asked NTC to specify what franchise violations the network allegedly committed. Tawa ako dito talaga nung nabasa ko to. Ito sinabi ng NTC. Sabi ng NTC, SMNI wants to know what franchise violations the network made. Hindi raw nila alam anong violation nila. By the way, mga kotsero, I'm not talking about, you know, may mga mabubuting tao dyan sa SMNI. So, I don't want to, ayokong i-bash masyado sa SMNI. Kasi may mga kilala ko. Mababait talagang tao sila. Yun nga lang, talaga, parang, ano to, maang-maangan? Diba? Ba't ganun? Bakit? Sabi. Sunshine Media Network International has asked NTC to specify what franchise violations the network allegedly committed. The inquiry by the broadcasting company was confirmed by the commission. SMNI is also asking three NTC commissioners to inhibit from the case. Okay, goodness. Ganun pa, no? Bakit hindi na lang magsalita si ACQ, si Apollo Kibuloy ng stop? NTC, stop! NTC, stop! Stop now! Stop the hearing! Ay, nagulo. Ano natin yung balita? Pag binabasa mo, hindi namin alam kung ano kasalanan namin eh. Si Attorney Rex Uplik. Hindi raw niya alam kung ano kasalanan nila. Pero bago natin gawin yan, as usual, mga kotsero, magka-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendway! So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede-pwede na po yung magpadala sa Pilipinas. Gamit po ang inyong cellphones. Okay, sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, mga kayo na account, lagay nyo ba ang account details dyan, at pwede na magpadala sa GCash, sa mga banko, at iba't ibang mga pawn shop. At kapag ginamit pa mga kayong promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyong unang padala. Kaya mga kotsero, gamit na si Sendwave for all of your remittance needs. Nines. Sige, game tuloy natin. Pag binabasa mo, hindi namin alam kung ano kasalanan namin eh. Bakit ba pinapatawag kami dito? Hindi pa rin alam hanggang ngayon ng Sunshine Media Network International o SMNI kung ano ba talaga ang mga nalabag nila sa kanilang Certificate of Public Convenience o prangkisa. Ayon sa kanilang mga abogado, nangangapa sila kung ano ang isasagot sa show cause order ng National Telecommunications Commission o NTC. Kaya naman, muling nagtungo ang SMNI sa NTC kaninang umaga at naghain ng motion for bill of particulars. Hiningin ng broadcast company sa ahensya na tukuyin at i-detalye ang mga naging violation nila. Sinagot namin yung show cause order. Ang katanungan dito, ano bang kasalanan namin? Itanong ba namin kay Madam Auring ito o kay bago na ngayon, no? Hans Kua? Kasi hindi namin alam eh. Sabihan nyo kami kung anong kasalanan namin. Indicate nila ano yung mga violations namin para ma-prepare namin yung mga kasagutan ng alleged violations. Dagdag pa ng legal counsels ng SMNI, nagpadikta umano ang NTC sa House of Representatives na sila ay suspindihin. Ayon naman kay NTC Deputy Commissioner Jun Paulo Salbahan, maglalabas sila ng pahayag hinggil dito. Samantala, pagkatapos sa NTC ay nagtungo rin ang mga abogado ng SMNI sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Dalawang bukod na motion for reconsideration ang kanilang inihain kaugnay naman ito sa suspension order ng MTRCB laban sa dalawa nilang programa. Ito ang gikan sa masa para sa masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at laban kasama ang bayan kung saan host sina Lorraine Badoy at Jeffrey Caeric Celis. Nais ng SMNI na balikta rin ang naunang desisyon ng MTRCB na sila ay suspindihin sa loob ng 28 araw. Nagugat ang suspensyon sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon at pagbabanta ng mga host ng dalawang programa.
Ang kanilang argumento ay nanabag ang karapatan sa pananalita at pamamahayag. Huwag kayo maging malat sibuyas. Yun lang ang sinasabi natin dito. Ngayon, kung ang isang programa no, nagkakamali, kasi lahat tayo nagkakamali naman eh, ay isasara mo yung buong network, naku, walang matira dito. Sa official naman na pahayag ng MTRCB, sinabi nitong karapatan ng SMNI na maghain ang nasabing musyon bilang bahagi ng due process. Pag-aaralan din umano nila ng mabuti ang musyon alinsunod sa kanilang kapangyarihan at responsibilidad sa ilalim ng Presidential Decree 1986. Samantala, hindi pa umano natanggap ng SMNI ang desisyon ng Court of Appeals hinggil sa kanilang hiling na TRO sa kanilang suspensyon, kaya hindi pa sila makapagkomentaryo rito. Dantiamento, UNTV News. Ito mga kuchero, for example, ito example si ano, si UNTV. Sino bang may hawak sa UNTV? Dating daan to, di ba? May problema ba sila? Wala. Si Net 25. Sino may hawak kay Net 25? Iglesia yon, di ba? Si Net 25. Tama ba ako? Iglesia si Net 25. INC. May problema ba sila? Wala. Wala. Sino nagka-problema? SMNI. Bakit? Eh, nag-violate kayo eh. Diba? Nag-violate kayo eh. Anong gagawin? Anyway, balik tayo sa ano. Natawa ako dito nung ano, dito din sa part na to. Yung mayroong may placard na gawa sa ano. Gawa sa Kokong Band. Wait lang. Ayan. Bigla siya nagpakita sa likod. Support SMNI, truth that matters. Ano ba't ganon? Sino kaya natin si Kuya? Anyway, nakakatawa lang. Natawa lang ako na nakita ko siya. Laban, Kuya, laban. Diba yan? Ayun o. Laban tayo dyan, Kuya. Push! Anyway. De, wag natin asarin si Kuya. Diba? But anyway, ayun na nga nangyari. So, well, ito yung sinasabi nila. Hindi raw nila alam yung kanilang violations. Oo. So, gusto raw nila na malinaw yung kanilang, sabihin sa kanila na NTC kung yung kanilang violations. Yun ang gusto nila mangyari. Actually, sinabi naman ng NTC kung ano yung kanilang violations. Sinabi naman eh. Ito yung sabi. In said order, the NTC directed Swarasug to explain in writing within 15 days from receipt thereof why it should not be administratively sanctioned for alleged violation of the condition of its authorities to comply with the laws, rules, and regulations of the land. Actually, dalawang question pa nga lumabas dito. Na topic na natin to eh. Na pwedeng magsabay na magbigay ng suspension, preventative suspension si NTC, at the same time, magpapadala siya ng show cause. They're not mutually exclusive. Kasi ang gustong palabasin ng mga supporters ng SMNI, hindi dapat nagbigay muna kayo ng show cause. Base sa show cause, eh, magdidesisyon kayo kung sususpend nyo kami o hindi. Eh, hindi ganun. According sa rules ng NTC, pwede nilang gawin yun ng sabay. Yun. Nakasulat ko yun sa rules. Okay. So, ngayon, nandito naman ho yung violation nila. Nakasulat kasi dito. Ano ho yung, sa ano nang galing yung violation? Sa Resolution Number 189 ng House of Representatives. So, ibig sabihin, you don't have to look far. You don't have to look far. Andun na yung violation. Pero syempre, ang gusto nilang palabasin, ang gusto nilang palabasin ng SMNI is sunod-sunuran lang ang NTC sa sinasabi ng House of Representatives. Ngayon, mga kuchero, hindi mo rin kasi maikakaila na this is a House resolution.
And it is part, kasama po sa respeto ng parliamentary courtesy. Respeto ba? Sa isang dop departamento ng ano ng gobyerno pagbigyan sila sa kanilang mga kahilingan paminsan-minsan. Kasama ko ito dun. This is not politics. It's part of their job. Para halimbawa, nagpunta ka sa police at nag-report ka, "Mamang police, meron hong ano sa amin, meron hong pusher sa tapat ng bahay namin, doon siya nagbebenta." Pag walang ginawa ang police, anong gagawin mo? Magagalit ka, di ba? Ba't di ka umaaksyon? Sabi mo sa police. Ganon din ang gagawin ng House of Representatives sa NTC. Nag-report na kami sa inyo, di ba? Ba't di kayo umaaksyon? Yun. Ganon ho yun. Hindi ho kasi si NTC ang complainant. Take note po, hindi ho si NTC ang complainant. Si NTC po ang magdidinig. Sila ang korte. Because they're a quasi-judicial body. Si NTC po ang didinig dyan. Nag-file na ng complaint si House of Representatives. Sabi kay NTC, NTC, ire-reklamo namin si SMNI. Ito yung reklamo namin. Ayan, lahat nandyan, nakasulat. Pasahin mo. Ang gagawin lang talaga ni NTC is this. SMNI, padala nyo naman sagot dito. Sagutin nyo naman tong akusasyon sa inyo. Kaya nga show cause eh. Sagutin nyo naman ito. Kasi may reklamo laban sa inyo. Pag di nyo sasagutin ito, mapipilitan kami na umaksyon ng walang sagot nyo. Kaya nga nilinaw din dito ni ni NTC, ang sabi niya. Instead ordered the NTC directed Swarovski to explain within 15 days, okay? Nandun din kasi sila sa hearing, mga kutsero. Si NTC. Dahil resource person sila, nandun sila sa hearing. Narinig nila yung mga sagot nung SMNI. So, dahil dyan, dahil kasama sila sa hearing, naisip, yun ang sabi nila yun. The NTC was one of the invited agencies and participated as resource person agency in 3 committee hearings conducted by the House of Representatives, which led to the issuance of resolution number 189. So, ibig ang sinasabi ni NTC dito, saksi kami doon sa nangyari. Kaya kayo na-issuehan ng House Resolution 189. Tatlo daw yung posibleng na-violate. Buti, bait pa nga ni NTC, tatlo lang daw eh. Yung sa may gusto pang ihabol si Mig Sograles, di ba? Pang-apat. Yun. Dito tatlo lang. Okay lang yun. So, madali lang naman malaman kung ano yung ikinaso sa kanila. Pero ang gusto ni SMNI ay manggaling kay NTC yung allegation. For whatever reason, di natin alam. Pero kasi meron nang na-file na complaint galing sa lower house. Ngayon, does it mean na pinupuwersa o nagkakautaw lang ang lower house, ang NTC sa lower house? Not necessarily. It's part of their job. Trabaho nila yun eh. Anong gagawin nila? Tutunga nga lang. Tulad nga ng example ko kanina, mga kutsero, kapag ikaw nagsumbong sa police at walang ginawa ang police, magagalit ka. Mabubwisit ka. Pafailan ka ng graft and corruption. Actually, alam naman nila yung kaso nila. Gusto lang nila manggaling sa NTC. Tapos ang gusto pa nila is mag-inhibit yung tatlong commissioner. SMNI also wanted 3 NTC officials to remove themselves from the case. NTC conducted a hearing in administrative case number 2023-052 during which respondent Swarovski Media Corporation and business trade name Sunshine Media filed its motion to inhibit, praying that the 3 members of the commission inhibit themselves from further acting on the case. Siyempre, kiniklaim din nila na na-violate ang due process. But not necessarily. Ang ginawa ko dito ng NTC was exactly to give them due process. Kasi pwede namang sabihin ng NTC na, okay,
nag-file ng complaint ang House of Representatives, o parusahan na yan, huwag na natin dinggin yung ano, site nila. Pwede naman ganun. Ganun ba ang ginawa ng NTC? Hindi. Yun ang ibig natin sabihin dyan. Hindi naman yun ang ginawa ng NTC. Ang ginawa ng NTC, tuloy-tuloy lang. O numingi ng ebidensya. O sumagot nga kayo dito, SMNI, may allegation sa inyo. Sumagot kayo dito para alam namin ang gagawin sa inyo. Wala namang ano. So I doubt na merong violation of due process. Pero totoo yung sinabi na binasura na yung kaso ng Court of Appeals. Diba parang mga 2 weeks ago, nag-file sila ng kaso sa ano Court of Appeals. Ang sabi ng Court of Appeals, ito. It said that SMNI must first show, among others, that they do not have any other plain, speedy, and adequate remedy in the ordinary course of law. Petitioners may not arrogate to themselves the determination of whether a motion for reconsideration is necessary or not. Yun. Or sa practice of law sa Pilipinas. Meron nung tinatawag nga na doctrine of primary jurisdiction. Sa doctrine of primary jurisdiction, ibig sabihin, kung meron kang complaint na sa isang agency, sa isang ahensya or whatever, doon mo muna siya ifa-file. Doon muna. I-resolve nyo muna doon. Bakit? Because merong mataas po ang respeto ng ating mga korte sa mga departamento na kaya nila bigyan ng solusyon lahat ng issues na makakaharap nila. So, in this case, si NTC, may jurisdiction siya sa kahit anong related sa telecommunications. Nasa kanya ang unang-unang jurisdiction. At nire-respeto po ng korte yung expertise ng NTC na i-resolve yung mga issues na related sa telecommunications. Kaya po sinabi ng Court of Appeals, dapat nagpakita muna kayo ng ebidensya na wala na kayong ibang paraan para makakuha ng hustisya. Ibig sabihin, dapat nung umpisa pa lang, nag-file na sila ng motion for reconsideration. Hindi sa Court of Appeals, kung hindi sa NTC. Ang gusto ko kasing gawin ng SMNI, magkaroon ng ano, maglabas din ng TRO, if I'm not mistaken. Temporary Restraining Order. Which you can only get sa mga korte. Hindi mo makukuha sa mga ahensya yun eh. Kaya siguro dumiretso sila ng Court of Appeals. Pero sabi ng Court of Appeals, dapat dun yung muna yan dinala sa ahensya. Sabi, petitioners may not arrogate to themselves the determination of whether a motion for reconsideration is necessary or not. Hindi nyo choice yun. Hindi nyo choice yung kung saan nyo dadalhin yung ano nyo, yung apela nyo. Sundin nyo yung proseso. Yun ang sinabi ng Court of Appeals. Mga kutsero, ngayon may bago na naman palang i-final para kay ano, para kay SMNI. Sa Court of Appeals din. Sino naman ang nag-file? KOJC member Cynthia Bonifacio filed a petition for certiorari prohibition mandamus with a prayer for TRO versus NTC at the Court of Appeals. Bonifacio's legal basis is that the NTC suspension order on SMNI violates her constitutional right of religion. Oh, ito na. Ibang drama na to, guys. Ibang drama na to. Don't forget, si SMNI po is it's primarily owned by a religious institution. At kahit sabihin nila na walang connection si Kibuloy dyan, sa SMNI, wag nilang itanggi. Siya ang executive pastor ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ. At bilang executive pastor, KOJC rin ang may majority shares pagdating sa SMNI. Meaning, beneficial owner si Kibuloy. Ngayon, hindi umepekto yung due process na drama. Ano ngayon ang bago nilang itinutulak?
right, ano naman, religion naman ngayon. Ang gusto nilang mala, ano, maitulak. So, separation of church and state na ang drama. Ganun. Hindi nyo pwedeng pakialaman ang, hindi pwedeng pakialaman ng NTC ang SMNI because of separation of church and state. Ay! So, ang panonood pala ng balita sa SMNI is a practice, is a religious practice? Is SMNI a necessary part of your tradition as a religion? Meron naman na kayong motion for reconsideration sa NTC, may motion for reconsideration na kayo sa MTRCB. You should have left it at that. So ngayon, papasok niyo na yung separation of church and state. So ibig sabihin, si pag ba nanood, let's say natanggalan ng prangkisa ang UNTV, it's already a violation of their constitutionally protected right to practice their religion. Una, violation daw ng freedom of the press, sabi. Tapos, naging violation of freedom of expression. Tapos ngayon, violation of freedom to practice your religion? Wag naman ganun. Nabutasan kayo ng kalaban nyo. Yun nangyari dyan. Yan ang ano, yan ang totoong nangyari dyan. Nabutasan lang kayo ng kalaban nyo. Yun lang yung nangyari dyan. Walang ano yan. Walang ibang nangyari dyan. O ngayon, dahil nabutasan kayo, you want to wiggle your way out of that butas. Mahirapan kayo. Nabutasan na kayo eh. The best thing you can do is take it like a champ. Take the punch. Take the punch. Isang suntok lang naman yan eh. Take the punch. Tanggapin nyo na lang. As always, mga kotsero, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. And please don't forget to subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. And mga kotsero, I need your help sa aking Facebook page. Extended shadow ban ako. Shadow banned pa rin ako hanggang ngayon. Could you believe it? So, I would need your help. Limitado ang aking reach. So, please do share our videos sa Facebook. It will help me a lot. Marami po salamat. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. God bless and see you next time. Bye-bye!